Maragasa, matataas na tubig at matinding baha ang sumalubong sa Dubai. Marami ang nagtataka at nagtatanong kung bakit ang maladisyertong lugar na malayo sa katubigan ay dinayo ng matinding baha. Ano nga ba ang dahilan at marahas ang baha na ito sa Dubai? At bakit kaya sila nakaranas ng malupit na sakuna? Ang matinding baha sa Dubai. Yan ang ating aalamin. Nagsisitaas ang mga gusali, mga nagniningning na mga luxury items gaya ng mga mamahaling bags, ginto at mga diamante. Mga Arabong nakasakay sa mga mamahaling mga high-end na mga sasakyan. Maging ang maingay at grandiyosong buhay sa gabi. Kilala ang Dubai sa ganitong uri ng pamumuhay. Sikat sa mga tao at pinapangarap ng karamihan ang ganitong marangyang buhay sa Dubai. Ang buhay na moderno sa Dubai ang isa sa pinakasikat na katangian ng lungsod na ito. Ngunit sa hindi mapigilan at mabilis na modernisasyon sa lungsod, isang mahalagang aspeto rin ang naisasakripisyo. Ito ang kalikasan. Binisita ng hindi inaasahang dilubyo ang lungsod. Sa unang pagkakataon, binaha ang isa sa tila moderno at pinaka-advanced na lugar sa buong mundo. Maraming mga lugar ang nilubog dahil sa malakas na ulan. Ayon sa Expo City Dubai, ito na ang pinakamataas na naitala nilang datos sa pag-ulan. Bilis na kumalat sa social media kung paano naapektuhan ang mga residente dito. Maraming mga video ang nagpakita kung saan inabot sa tuhod ang lalim ng baha. Dahil sa taas ng baha at imposible ang pag-drive, ang iba naman mas pinili ang paggamit ng bangka para lamang makatawid sa paroroonan. Sa biglaang pagkakaroon ng baha, hindi inaasahan ng mga residente na ang kanilang tahanang moderno ay di kayang malampasan ang ganitong uri ng hagupit ng kalikasan. Sa patuloy na mabilisang pag-usbong sa ekonomiya at teknolohiya ng Dubai, may kapalit naman itong sakripisyo. Sa kabila ng modernong mukha ng syudad, marami rin itong kinakaharap na iba't ibang issue, partikular na sa usaping pangkalikasan. Dahil dito, hindi na nakakabigla kung bakit hinagupit ng hindi inaasahang lala ng baha ang syudad. Ano nga ba ang dahilan at marahas ang baha na ito sa Dubai? Carbon footprints. Base sa per capita output ng carbon footprints, ang bansa ng Dubai sa UAE ang isa sa may pinakamalaking pinuproduce na carbon dioxide. Ang bansang may malawakang modernisasyon at urbanisasyon ay kalimitang nangangailangan ng mas malakas na enerhiya upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng pagsunod ng mga natural gases at fossil fuels para sa kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng supply ng kuryente at tubig. Air pollution. Ang Dubai ang pinakamataong syudad ng UAE. Ito rin ang tahanan para sa iba't ibang komersyal na aktibidad. Batay sa survey, meron itong halos 48,000 business establishments at mahigit 1.8 million na mga sasakyan noong 2022. Sa datos na ito, masigit pa ang bilang ng mga komersyo at ang mga sasakyan kesa sa iba pang major cities tulad ng New York at London. Dahil dito, taas ang ambag ng Dubai sa lala ng air quality sa bansa. Ang air quality index ng Dubai ay nasa PM2.5. Mas mataas ng 1.9 sa recommended air quality ayon sa guidelines nito. Land degradation and desertification. Malaking hamon para sa UAE ang epekto ng mabilis na urbanisasyon sa pagbabago ng klima at global warming. Ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng bansa, kasabay ng pagdami ng human activities, ang siyang nakaapekto sa kalidad ng lupa at paggamit nito para sa mga komersyal na proyekto gaya ng mga building, parke, institution at marami pang iba. Unti-unti nitong sinisira ang lupa at siya namang epekto ng mataas na temperatura sa rehiyon, ang tagtuyot at overexploitation ng limitado nitong natural resources. Dahilan upang tumaas din ang level ng desertification, pagkawala ng wildlife habitat. Isang disyerto ang Dubai. Sa taglay nitong mataas na temperatura, kakaibang uri din ng mga hayop ang naninirahan dito. Ang mga wetlands at mangroves ay nagbibigay ng natural na buffer o panangga laban sa pagtaas ng tubig at pagbaha.
Dahil dito, naiipon ang tubig na siyang gagamiting resources ng mga hayop at halaman. Kaya't ang pagkawala ng mga ito ay maaaring nagdulot ng mas mataas na panganib ng pagbaha. Limited agricultural land. Bilang isang modern city, limitado ang mga lupang agrikultural sa Dubai. Kaya naman ang pagbuo ng water impermeable surfaces tulad ng simento at aspaltadong daan na walang maayos na water management system ay nagre-resulta sa mas mataas na runoff ng tubig ulan. Naiipon ito sa mga lungsod, partikular na sa mga lugar na walang lupa na mag-aabsorb sa tubig na nanggagaling sa ulan, kanal at ilog. Samantala, ang kakulangan ng lupa para sa agrikultura ay maaaring magdulot ng soil erosion. Ang malakas na ulan, kahit na bihirang mangyari, ay maaaring magdulot ng pag-alis ng fertile topsoil na maaaring magdulot ng pagkakawala ng natural na balon na hihigop sa tubig pailalim. Hindi na re-recycle ang tubig sa natural na paraan, kaya naman ang mabilis at malaking patak ng ulan ay kritikal ang epekto sa pagtaas ng baha. Oil. Sagana sa natural oil or langis ang UAE, kung saan matatagpuan ang Dubai. Taglay nito ang 17th pinakamalaking natural resource of oil at 17th largest natural gas reserve sa buong mundo. Ang malaking produksyon at kalakal ng likas na yamang ito ang nagbibigay ng malaking kontribusyon sa kanilang matayog na ekonomiya. Ngunit kapalit ng kasaganaang ito ang potensyal na epekto nito sa kalikasan na maaaring ikadulot ng pagbaha. Una, ang pagkuha ng langis mula sa ilalim ng lupa at maaaring magresulta ng land subsidence o pagbaba ng lupa, lalo na sa mga lugar na malapit kung saan nagaganap ang oil explorations. Tandaan natin na madalas binabaha ang mga mabababang lugar. Climate change. Habang patuloy na sinisira ng UAE ang kanilang kapaligiran, kapalit ng teknolohiya, modernisasyon at industriya, ang epekto ng pagtaas ng carbon dioxide emissions at paglawak ng urbanisasyon ang magtutulak sa rehiyon sa mas malaking suliranin, ang climate change. Ang coastal cities ay nasa banta ng pagtaas ng level ng tubig ng karagatan na direktang makakaapekto sa ekonomiya, pamumuhay at kaligtasan ng mga taong nasa mabababang lugar. Noong 2010, naglabas ng anunso ang Abu Dhabi Environmental Agency na 85% ng kabuuang populasyon ng UAE ay direktang apektado ng rising sea levels, kasama na ang 90% ng mga infrastruktura nito. Samantala, ang mga dust storm o bayulenteng hangin ng disyerto dulot ng dehydration ng dati ng tuyot na lupa ay nakakakitaan ng pagbabago sa katangian nito. Climate change ang itinuturong dahilan nito dahil ang mainit na temperatura ng hangin sa rehiyon ay nagre-react sa industrial pollution at airborne dust ng lungsod na hindi lamang makakaapekto sa status ng hangin at tubig na inumin, kundi pati na rin sa kalusugan at kaligtasan ng mga taong naninirahan doon. Baliwala ang nagtataasang mga gusali, makikinang nakagamitan at marangyang pamumuhay kung sa huli ay lulubog ito sa ilalim ng disyertong lupa na pinapalambot ng pagbaha. Malinaw ang epekto ng gawain ng tao sa mga pagbabago sa ating kapaligiran at klima, gaya ng Dubai, na hindi naman kadalasang binabaha. Ipinapakita lamang nito na kahit ang mga lugar na hindi natin inaasahan ay wala pa ring ligtas sa bagsik ng ganti ng kalikasan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa naranasang ito ng Dubai? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Pakilike ang ating video at ishare na rin sa iba. Maraming salamat at God bless!